Matapos hindi magkasundo itong si DeAndre Ayton at ang Phoenix Suns sa isang contract extension last season. Naayon pa nga kay Adrian Wojnarowski at Brian Windhorst ay ang hinihingi ni DeAndre Ayton sa Phoenix ay 5-year max contract na aabot sa $172 million. Subalit ang gusto ng Phoenix Suns ay max contract pero ang range ay nasa 3 to 4 years lamang. Meaning to say, mas mababa pa din sa hinihingi ni Ayton na 5-year $172 million contract. Kaya naman sa pagpasok ng offseason ay opisyal ng restricted free agent si DeAndre Ayton. Pwede siyang mag-sign sa kahit na sinong team na magpapakita ng interest sa kanya at mag-o-offer ng kontrata na magugusto nito. Kanina-nina nga lang ay naglabas ng Bleacher Report na nagkasundo na sila DeAndre Ayton at ang Indiana Pacers sa 4-year deal $133 million max contract. Subalit meron pang 48 hours o 2 araw upang magbigay ng counter-offer ang kupunan ng Phoenix Suns upang mapanatili si Ayton sa Phoenix o hayaan na si DeAndre Ayton na tuluyang sumali sa kupunan ng Indiana Pacers. Ang totoo talaga ay hindi talaga kilala ang Phoenix Suns sa paggastos o yung nagbabayad ng malaki sa mga players, lalong-lalo na ng luxury tax. So hindi pala sila katulad ng Golden State, Miami, Boston, Lakers, Ginebra, SMB. Ay sorry, hindi pala kasama yun, hindi pala sa NBA yun. Hindi pala sila katulad ng ibang NBA team na willing talagang gumastos o magbayad ng malaki sa mga players na magagaling upang manalo. Hindi pala ganito ang reputasyon ng team owner ng Phoenix Suns na si Robert Sarver. Ngunit dahil nga sa nakapasok sila sa NBA Finals last season, ay baka siguro nakapag-isip-isip na itong si Robert Sarver na magbago ng taktika upang tumaas-taas ang sales ng Phoenix Suns. Kaya naman last season ay kahit nalolo na itong si Chris Paul, ay binigyan pa din ito ng Phoenix Suns ng 4-year $120 million contract extension. At siguro naman ay natuto na sila sa mga nakalipas na panahon. Sa ngayon ay hihintay-hintayin muna natin kung ano ba ang magiging sagot ng management ng Phoenix Suns sa pagbayag na DeAndre Ayton na sumali sa Indiana Pacers. Sa kabilang balita naman, sinabi ng Utah Jazz sa Miami Heat na magdagdag ng third team kung gusto nilang makuha si Donovan Mitchell. Ito ay dahil sa kakulangan ng trade package na ino-offer ng Heat. Ayon din sa isang report ay kinakailangan ng Heat na gawin ito sa lalong madaling panahon dahil hindi lamang ito ang nagpakita ng interes sa pagkuha kay Donovan Mitchell. Nandyan din ang New York Knicks na patuloy ang pakikipagnegosasyon sa Utah Jazz upang maintis ang Jazz at makuha sa kanila si Donovan Mitchell. Sa ngayon, ayon sa mga lumalabas na report ay mas nangingibabaw ang New York Knicks sa pagkuha dito kay Donovan Mitchell sa hawak nilang mga trade assets. Habang ang Heat naman ay sinabihan pa ng Utah Jazz na magdagdag ng third team para makapagbuo ng mas maganda pang trade package. Talaga palang desidido ang management ng Utah Jazz na i-trade na itong si Donovan Mitchell. So ayun nga mga chong, hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay pakilike mo naman ang aking Facebook page, Marl Hoops. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Pakilike and share mo na din ang video na ito. Let me know your thoughts. Just comment down below. By the way, this is Marl Hoops. I'm out. Bye-bye.